pansinin ko. Ano kaya ito? Kailangan ko magbasa para makasagot ako sa recitation namin. Yun lang ba? Huwag kang magkalala. Mag-field trip din tayo kahit nandito tayo sa aklatan. Paano? Nico! D.Y.! Ako nga. O ano pa nangyintay ninyo? Kala ko ba mamamasyal kayo? Papunta langit. Ayun lang yung tignan mo. Ganda! Nico, tignan mo yun ah! May nagkakasayahan to na. Tignan natin. Tara! Mahigit sa 3,000 taon nang simulang tanda ng ating mga ninunong ipugaw ang mga bulubundukin dito sa Ilaga. Dahil sa angking kasaysayan at ganda nito, ito ay tinuturing na isang World Heritage Site. Kaya ngayon, ipagdiwang natin ang biyayang ito sa atin ng kalikasan. Ang gagaling pala ng mga katutubo nating ifugaw niyo, Bobby. Oo, tama ka, Nico. Duruin mo, nakagawa sila ng ganyang kagandang hagdang-hagdang palayan gamit ang kanilang sipag, talino at tiyaga. Oh, handa na ba kayo sa ating susunod na destinasyon? Uy, ang galing! Tignan mo yung bundok, ang tulis! Huh? Hindi yung bundok, Nico! Tignan mo to, oh! Usahin mo! Ang bulkan na yun ay tanyag sa hugis nitong perfect cone. Ang naitalang pinakamalakas nitong pagputok ay noong 1814 na ikinalubog ng buong bayan ng Kabsawa dito sa Bicol, Legazpi, Albay. Pero alam niyo ba, hindi lang maganda sa paninang mayon. Pinananatili rin itong mataba ang lupa sa paligid nito na angkop sa pagtatanim. Siya nga? Oo, marami pa tayong pupuntahan. Sakay na! Wow! Diba? Ang dilim! Oo nga! Ako! Huwag kayong matakot! Papasok kayo sa Palawan Underground River, ang pinakamahabang ilog sa loob ng kuweba sa buong mundo! Wow! Ang ganda naman dito!
Ano po yung mga patusok na lupa na nakikita natin? Ang tawag dyan sa mga patusok na lupa na nagmumula sa ibabaw ng kuweba ay stalactite. Hindi naman pala nakakatakot sa loob ng kuweba. Pwede po ba tayong pumunta pa doon sa kaloob-looban? Ang ganda! Mukhang nangihili kayo rito ah. Marami pa tayong pupuntahan. At itong isa, tiyak mong magugustuhan. Wow! Chocolate hills! Oh, ang ganda! Parang nagugutom tuloy ako. Kasi, para talaga silang mga chocolate. Tinawag yung chocolate hills dahil kulay tsokolate siya tuwing tag-araw. At tuwing tag-ulan naman, ay kulay lumpian ito. Dami nila, no? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Naku, Bobby. Baka hindi mo maubos bilangin yan. Dahil nasa 1,200 ang dami ng mga buro na nakikita mo. Huwag ka nang po ba? Dami! Oo. At ang susunod naman, sa dagat tayo pupunta. Huh? Ang ganda naman dito. Parang pulbos ang buhangin, sapino at puti. At asoy na asoy pa ang dagat. Kaya siguro ang daming mga taong pumupunta dito para maligo at magsaya. Hihi, ganda! Yan ang isla ng Boracay sa lalawigan ng Aklan, Nico. Pamuso sa buong mundo yan. Pero alam mo ba, mas maganda ang tanawin sa ilalim ng dagat. Sa ilalim ng dagat? Paano maging mas maganda doon? Bobby, nasa lang tayo? Nasa Boracay pa rin ba tayo? Ewan ko. Ang daming isda! Ay, tingnan mo! Ayun o, ang daming isda! Ang ganda-ganda! Wala na kayo sa Boracay, Nico. Nasa Tubataha Reef na kayo. Bahagi na ito ng dagat sulu. Eh, bakit po ang dami-daming isda? Ang mga coral reefs tulad ng Tubataha ang nagsisilbing tahanan ng napakalaking porsyento ng ating yaman dagat. Isa ang Tubataha sa maituturing na pinakamagandang coral reef sa mundo. Kailangan pala pag-ingatin natin ang mga coral reefs para mapanatili ang mga tirahan ng mga isda. Tama ka, Nico. Hindi lang ang Tubataha Reef at ang ating mga magagandang tanawin ang dapat nating alagaan, kundi maging ang ating mga makasaysayang puok. Makasaysayang puok? Ano po yun? Ito yung mga lugar na pinangyarihan ng mahahalagang tagpo na humubog sa ating kasaysayan. Di tulad ng mga magagandang puok na karaniwan ay likas, ang mga makasaysayang puok ay karaniwang gawa ng tao. Tulad ng mga ito. Pero, hindi sila kasing gaganda nang pinuntahan namin kanina. Hindi man sila kasing ganda. May kani-kaniya silang istorya na mahalaga sa ating kasaysayan. Tulad nitong sulu sa Mindanao. Dito ay tinatag ang unang sultanato noong 15th century. Sa loob ng ilang daang taon, ito ang naging sentro ng kapangyarihan at relihiyon sa buong Mindanao. Nagtapos din ang pag-iral ng sultanato sa Sulu noong 1915, kung kailan nagsilbi na lamang bilang isang pinunong panrelihiyon ang sultan at tuluyang sumanib ang Sulu sa Republika ng Pilipinas. Ito naman ang Limasawa sa Kabisayaan. Dito ginanap ang unang misa kung saan bininyagan si Raha Humabon at ang kanyang asawa bilang mga unang Pilipinong Kristiyano. Ang krus ang nagsilbing simbolo ng pagtanggap natin sa relihiyong Katoliko.
ako. Hindi ba't pamilyar sa inyo ang lugar na ito? Ito ang EDSA Shrine. Simbolo ito ng mapayapang pakikipaglaban ng mga Pilipino noong 1986 laban sa diktaturya upang makamit ang pagbabago sa pamamahala. Mula noon, ang lahat ng mga naging patitipon sa lugar ay naglalayon ng katulad na adhikain, ang ipaglaban ang kapayapaan at kalayaan. Napakalaki pala ng bahagi ng mga lugar na yun sa ating kasaysayan. Maraming salamat, D.Y. Malaking tulong ang ginawa mo sa amin. Tsak na makakasagot ako sa recitation namin. Yung sabi sa'yo eh, marami pa rin tayo mapupuntan kahit nandito ka lang sa Aklatan eh. Oo nga, ang dami palang magagandang tanawin dito sa Pilipinas, no? Hindi lang mga magaganda at likas na tanawin, Limbo. Marami rin mga makasaysayang pook na likha ng tao. Miss Cruz? Siguro, alam mo na ang pagkakaiba ng dalawa, no? Bakit yung po naitanong? Dahil, meron akong laro para sa'yo. Wow! Siya nga po! Oo, simple lang yung gagawin mo. Magsasama-samahin mo lang ang mga larawan ng mga magaganda at likas na tanawin, gayon din ang mga makasaysayang lugar na likha ng tao. O, handa ka na? Opo. Sige. Tingnan nga natin. Ayan. Yan ang 100 Islands sa Pangasinan. Ito nga, tingnan natin saan ito. Fort Santiago. Dito. At tama, napakagaling. Fort Santiago, likha ng tao. San Juanico Bridge. Saan yan? Yan ang nagdidikit sa Samarang Lake. Dito! Ayan, napakagaling. Napakahabang tulay ng San Juanico Bridge. Dito. Ayan. Ang Boracay Island sa Aklan. Ayan. Tinago Falls sa Iligan. Ganda. Ganda, no? Magellan's Cruz. Sa Cebu. Ayan, napakagaling. Magellan's Cross. Ang Mayon Volcano sa Bicol. Ang pagdating ni General MacArthur sa Palo, Leyte. Dito. Ayan, tama. Taal Volcano sa Batangas. Ito, ang ganda. Ayan, no? Kanyon. Ang Corregidor Island. Ayan. Ayan, Chocolate Hills sa Bohol. Ito, ang daming tao. Saan kaya yan? Dito. Tama. Yan ang tinatawag na EDSA Shrine. Marami nang naganap dyan. Mga makasaysayang lugar. Ayan. Haro Cathedral and Belfry sa Iloilo. Yan. Yan ang hagdang-hagdang palayan sa Banawe. Matatagpuan yan sa hilagang bahagi ng Pilipinas. Ayan, yan. Ang Grande Island sa Subic. Malaki. Oo. Ito naman ang City Hall ng Maynila. Tingnan nga natin kung tama lahat. Aba, napakagaling. Mahusay ka, Nico. Tama lahat. Mukhang handang-handa ka na sa aralin niyo, ah. Opo. Puntahan ang ating mga pasyalan, makasaysayan at likas, dito lamang matatagpuan sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Kama ng tao'y may titak sa ating kasaysayan.
natatangi, ipagmalaki natin lagi. Kaya natin natatangi, ipagmalaki natin lagi. Alam kong nag-enjoy kayo sa field trip ninyo. Kaya, sigurado ako, marami kayong maisasagot sa recitation natin. Okay? Sa mga nakita ninyo, pwede bang paghambingin nyo yung mga magaganda at mga makasaysayang pook dito sa Pilipinas? Aba, Nico! Hindi ka naman sumama sa field trip, ah. O, sige. Anong may babahagi mo sa talakayan natin ngayon? Ang mga magagandang tanawin naman po ay karaniwang likas. Kabilang po rito ang bundok, dagat, at burol. Samantalang, ang mga makasaysayang pook naman ay kadalasang gawa ng tao at pinangyarihan ng mga kaganapan sa ating kasaysayan. Magaling, Nico! Pinahahanga mo kami. Kahit wala ka sa field trip, hindi ka nakasama, marami kang nalalaman. Salamat po, ma'am. Ang totoo po niyan, malaki po ang nagagawa ng pagbabasa. Tama! O, sige. Sa palagay mo mga bata, bakit mahalaga ang mga magaganda at makasaysayang pook dito sa ating bansa? O, sige, Emmanuel. Siyempre po, pag wala ang mga magaganda at makasaysayang lugar dito sa atin, wala tayong papasyalan. Kaya kailangan panatilihin natin itong malinis at maganda. Magaling! O, ikaw naman, Julius. Pag may magagandang tanawin, nadami ang mga turista sa bansa natin. Kaya dapat pagmalaki natin ang mga ito at lalong pagyamanin. Tama! At dahil sa mga magaganda at makasaysayang pook na yan, nakikilala tayo sa buong mundo. Nagsisilbi itong pagkakakilanlan ng Pilipinas. Oh, paano yan? Ah, itutuloy na lang natin ang ating talakayan bukas. Ah, sige, paalam na mga bata! Paalam! Na. Si Lola at si Lolo